Jesus, tamang-tama ang mga impormasyon namin ibibigay sa iyo. Ito ay tungkol sa mga pantastrapiko na umiiral sa ating bansa ngayon. Laging tatandaan, ligtas ang may alam. Lupre! Gusto ba? Punta na ako dyan. Sasakto tayo dyan, ha? Ipapuluto natin dyan, ha? Pero nag-drive na ako. Pulutan? Oh, sige, papunta na ako dyan, pre. Sige. Thank you. Republic Act 10193, Anti-Distracted Driving Act, batas na nagbabawal sa isang taong nagmamaneho ng sasakyan na gumagamit na mga mobile communication device at electronics entertainment gadgets. Ang road users na mahuhuli sa paglabag sa batas na ito ay sa unang opensa ay magmumulta ng 5,000 piso. Sa pangalawang opensa naman ay 10,000 piso. At sa pangatlong opensa ay 15,000 piso na kaakibat ng pagkasuspinde ng iyong lisensya sa loob ng 3 buwan. Minit. Republic Act 8750, an act requiring the mandatory compliance by motorists of public vehicle to use seatbelt devices and requiring vehicle manufacturers to install seatbelt devices in all their manufactured vehicle, aka Seatbelt Use Act of 1999. Kung ikaw ay nakasakay ay maaari lamang magsuot ng seatbelt para sa kaligtasang biyahe. Kung ikaw ay hindi nakasuot ng seatbelt, maaari kang babawiin ng driver or conductor. Ating alamin ang mga violation or offense na ating maaari makuha kapag nalabag natin ang violation na ito. First offense, ikaw ay magmumulta ng 100 at hindi higit sa 1,000. Pangalawang offense, ikaw naman ay magmumulta ng 200 at hindi higit sa 2,000. At pangatlong offense ay ikaw ay magmumulta ng 500 at hindi higit sa 5,000. At 1 linggo suspension ng license. Ano kayo maghihig? Kasama namin boss nyo! Kapitay kang Maynila to alay namin ni Concho! Paano sikas ka sa bahay? Ba't tayo puro kengkong? Sino sasagay sa bar? Magkakaroon ng ambush! Why you want my dick? Why you sucking dick, ho? Kapag ikaw ay nahuling nagmamaneho na nakainom o nakagamit ng toga, ikaw ay maaaring magulong o magbayad ng fine. Dahil ito kay RA 10586, an act penalized person driving under the influence of alcohol, the use of drugs and similar substance and or for other purposes. It also repealed the mandatory drug testing of driver's license applicant. So si police officer ay magkoconduct ng sobriety test para malaman kung ikaw ay nakainom o kung ikaw ay nakagamit ng droga. These are the fines and imprisonment of when you violate this violation. Paragraph A, if the violation thereof did not result in physical injuries or damage to property, then she will receive penalty of 3 months imprisonment and a fine that range 20,000 to 80 pesos. Paragraph B, if the violation lead to physical injuries of any party involved, then the penalty will be, according to revised penal code and its succeeding paragraphs, whichever is higher, and a fine ranging from 100 to 200,000 pesos. Paragraph C, if the violation resulted in homicide, then the penalty will be per Article 249 of RPC and with a fine ranging 300 to 500 pesos.